Magandang umaga mga bata! Sa araw na ito ay ang ating pag-aaralan ay ang pahayagan at mga bahagi nito. Sa ating asignaturang MTB-MLE, ano nga ba ang pahayagan? At ano po yung mga bahagi nito? Ito po muna, basahin natin ang ating mga layunin. Malaman kung ano ang pahayagan at ang mga bahagi nito. Maunawaan ang kahalagahan ng pahayagan at makalikha ng maiksing pahayag tungkol sa COVID-19. Pahayagan. Ang pahayagan po ay isang diaryo. Okay? Ang pahayagan o diaryo. Ito po ay naglalaman ng importante na mga impormasyon. Ngunit, ano nga po ba yung mga bahagi nito? Nakakita na po ba kayo ng pahayagan ng mga dyaryo? Ngayon po kasi hindi na masyadong uso yung dyaryo dahil mas marami na pong mga makikita tayo sa internet, sa ating mga cellphone. Pero po, yung dyaryo po ay ipapakita ko sa next slide. Ayan, ito po ang itsura ng pahayagan. Ayan, dyaryo. Meron pong bahagi ang pahayagan, no, ang ating mga diaryo. Kaya tingnan po natin to isa-isa. Lahat ng pahayagan ay iba't iba ang laman. Subalit, lahat rin sila ay may sinusunod na format o pag-ayos ng mga bahagi nito. Ito po yung mga sumusunod. Isa-isahin po natin. Una, mukha ng pahayagan. Ano ba yung mukha ng pahayagan? Dito po nakalagay ang pinakamainit at importanteng pangunahing balita. Okay, pinakamainit at importanteng mga pangunahing balita. Mukha ng pahayagan. Siyempre, kapag sa pahayagan, lalo na 'di ba, kapag nagbabasa tayo, ang gusto nating makita agad, ano ba yung pinakamaganda ngayong mababasa mo? Ano ba yung pinakaimportanteng pwede mong mabasa? Sunod, pahinang opinyon. Dito nakalagay ang mga personal na opinyon ng mga manunulat batay sa naganap na issue. Makikita niyo po yung mga opinyon ng mga manunulat sa pahayagan. Editorial o pangulong tudling. Dito mababasa ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw ng patnugot hinggil sa napapanahong issue. At panghuli, tanging lathalain. Dito nakalagay ang mga artikulong kawili-wili para sa mga mambabasa. Entertainment. Okay, meron po tayong mukha ng pahayagan, pahinang opinyon, editorial o pangulong tudling, tanging lathalain. Panglima, anunsyo o klasipikado. Dito nakalagay ang mga patalastas tungkol sa iba't ibang mga bagay, produkto o serbisyo, anunsyo o klasipikado. Next, pahinang panlibangan. Sorry, pahinang panlibangan. Dito nakalagay ang mga paboritong comics o mga puzzle. Katulad ng sudoku at crossword. Next, palakasan. Dito mababasa ang mga balita at schedule tungkol sa laro at kung sino ang maglalaro. Tulad nila Manny Pacquiao. Pag mayroong laro sila Manny Pacquiao o may laban po sila, dyan po natin mababasa. 8. Buhay artista. Dito nakalagay ang mga balita tungkol sa buhay ng mga artista, syempre. Number 9, seksyong pangangalakal. Dito nakalagay ang mga impormasyon batay sa kalakalan sa loob at labas ng bansa. Ano ba yung mga binabenta ngayon, mga kalakal natin ngayon? At pang-sampo ay sine. Dito nakikita ang mga palabas na pelikula sa mga sinihan na maaari nating panoorin. Halimbawa, showing yung Spider-Man, makikita po natin sa parte, sa bahagi ng pahayagan sa sine kung kailan ito showing. At meron po tayong gawain. Makikita natin to sa ating mga module. Sasagutin po natin ang ating module sa ating set A notebook. Yan. Okay. Hanggang 9 po ang ating question. Yan. So, gawin po natin ang ating mga gawain sa araw na ito.
At pagbutihan po natin ang ating pagsasagot. Salamat!